Dalawang bus po ang nagsalpukan sa EDSA Bendia. Bahigit 20 ang sugatan sa disgrasya. By live report si Katrina Son. Katrina! Igan, 26 nga na sugat ang pasahero ang dinala dito sa ospital ng Makati matapos magbanggaan ang dalawang bus sa EDSA. Nagkalat na mga bubog ng salamin at mga pasaherong duguan. Yan ang inabutan ng GMA News sa EDSA Kanto ng Buendia sa Makati City pasado alas 11 kagabi. Ito ay matapos banggain ng isang Royal Transport Bus ang isang Partas Bus. Kwento ng driver ng Partas Bus, traffic daw noong mga sandaling iyon kaya huminto raw siya. Mamaya biglang sumalpok tong Royal sa likod ko. Tinulak ngayon ako papunta sa Fortuner. Buti yung Fortuner, mabante pero naprenohan ko pa. Sa lakas ng impact ng unang pagbangga, napaatras ang Royal Transport Bus at muli raw bumangga sa kanila. Sa lakas nga ng pagkakabunggo ng bus na ito, ay kitang-kita naman na nawarak ang salamin sa harap dito. At karamihan raw sa mga sugat na natamo ng mga pasahero na sumakay dito ay sa muka. Yan ay dahil nga sa bakal na ito, dito daw tumama ang muka ng mga pasaherong nakasakay dito. Kwento ng isang pasahero ng bumanggang bus, mabilis daw ang pagpapatakbo ng sinasakyan nila. Ang alam ko lang eh, may sinusundan kaming van eh, yung bus. Tapos bigla na lang naglagapak. Tapos sumampas na sa yung uso ko dun sa panong ano, sawakan ng bangko. Sa inisyal na investigasyon, 26 na pasahero ang nakasakay sa bus na Royal Transport na dinala lahat sa ospital ng Makati. Samantalang 17 naman sa Partas na mabuting wala namang tinamong anumang pinsala. So, nung makita maraming sugatan, kagad na kagad tumakbo yung mismong konduktor tsaka kasunod na rin yung driver. Tungkulin nilang tumulong sa kahit na anong aksidente, sila dapat ang unang tutulong dito sa mga na-injured na mga pasahero nila. Sa ngayon, makikita natin multiple physical injury ito, no? And dadagdag na rin po natin dito yung abandonment. Ang kumpanya naman ng driver, maaari rin daw magkaroon ng civil liability kung mapapatunayang may sira ang sasakyan. Tutulong naman daw ang lokal na pamahala ng Makati sa pagpapagamot ng mga nasugatan. Wala naman yung serious, but we have to have them examined para lang sigurado tayo. Kasi minsan yung nakikita natin parang wala lang, but because this is a traffic accident, we have to make sure na wala silang mga internal injuries. Igan, kanina namang alas 5 ng madaling araw ay sinimulan na nga ang pauwiin ang ilan sa mga sugatang pasahero. At ngayong umaga rin ay patuloy na alamin ng otoridad kung sino nga ang operator ng naturang bus, gayon din sa kung sino ang driver at konduktor nito. At yan na muna ang latest mula dito sa Makati. Igan? Nasaan na yung driver ng Royal, Katrina? Igan, hanggang sa ngayon nga ay pinaghahanap pa rin yung driver pati na rin yung konduktor ng naturang bus. Okay, maraming salamat, Katrina Son.